Mapagpalang linggo po sa inyong lahat, mga kaibigan, mga kapatid. Mapagpala pong linggo at binabati ko po kayo ng magandang umaga. Saan man po kayo naroroon, kayo po ay aking pong inaanyayahan na makinig po ng mensahe ng Diyos at tayo po ay pagpapalain sa umagang ito. At ngayon po ay linggo. Ibigay po natin ang ating pong konting oras sa Panginoon sa pakikinig po ng salita at sinisigurado ko po sa inyo, kayo po ay pagpapalain ng Diyos dahil sa sinasabi po ng Biblia na mapalad yung mga nakikinig sa kanyang salita dahil yung kanyang salita ay buhay na nagbibigay sa atin. So, blessed are those who watch this and listen to this message. Amen. And bago po palang lahat ay ito pong pag-aaral na ito is a Christian ministry na ito po ay full gospel ministry at non-sectarian non-denomination. Ang itinatas lamang po dito ay ang ating pong Panginoong Hesukristo. Kaya huwag po kayong matakot na makinig. Hindi ko po pinag-uusapan ang religion, kundi ito po ay ang ipinapahayag po lang natin ay ang ating pong Panginoon na kung saan ang Panginoong Hesus ang siyang daan, ang buhay at ang katotohanan. Kaya nga po, kapag kayo po ay nakinig sa mensaheng ito, sigurado ko po nga kayo po ay pagpapalain sa pangalan ni Jesus. At bago po tayo mag-umpisa, ay manalangin muna tayo. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataong ito. At kami po, Panginoon, ay dumudulog sa iyo, lumalapit sa iyo, at nagpapasubmit sa iyo na Lord, sa oras na ito, God, ay saliksikin mo ang aming puso at patawarin mo, Panginoon, ang aming mong nagawang kasalanan na hindi kalugod-lugod sa iyo, na Panginoon, ay kami po ay kalugod-lugod na mag-aral sa iyong salita. Lord, we ask, Lord God, the Holy Spirit to guide us, to teach us, to touch us, Lord God. Whatever, Lord God, the revelation that comes from our Lord Jesus Christ, let it be done, O Lord God. I release right now, Father God, life, Lord God, wisdom, Lord God, sa mga taong nakikinig sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Tayo po ay mag-aaral dito po sa Book of Romans. Natapos na po natin yung Romans chapter 7. Na we are released from the law. Through our Lord Jesus Christ, He releases us, He give us, Lord God, He give us the freedom of this law. And dito po sa Romans pa rin tayo, tutuloy po natin ng Book of Romans. At dito naman po tayo ngayon sa Romans chapter 8, 1 to 17, which is the righteousness of God. And makikita po natin, babasahin po natin dito ang mga nakasulat sa banal na kasulatan dito po sa Romans chapter 8 verse 1 at babasahin po natin sa libro ngayon at sa Tagalog at sa English at makipagbasa po kayo at basahin po natin, umpisa po sa una, basahin po natin. Sabi sa Romans 8 1 to 17, kaya nga hindi na hahatulang mapaparusahan ang mga taong nakipag-isa na kay Kristo Hesus. Sa 2, wala na ako sa kapangyarihan ng kasalanan at kamatayan sapagkat pinalayan na ako ng makapangyarihang Espiritu nagbibigay buhay sa pamamagitan ni Kristo Hesus. Sa 3, ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao, isinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang pawiin ang kasalanan. Sa gayon, hinatulan na niya ang kasalanang umaalipin sa tao. Sa 4, ginawa ito ng Diyos upang ang panuntunan ng kautusan ay matupad sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa hilig ng laman. Sa 5, ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang namumuhay ayon sa Espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. Sa 6,
Ang pagsunod sa hilig ng laman ay naghahatid sa kamatayan. Mm-hmm. Ngunit ang pagsunod sa Espiritu nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Sa 7, kaya nga kapag sinusunod ng tao ang mga hilig ng laman, siya ay nagiging kaaway ng Diyos sapagkat hindi niya sinusunod ang batas ng Diyos at halaga namang hindi niya kayang sundin ito. Sa 8, at ang nabubuhay ayon sa hilig ng laman ay hindi maaring kalugdan ng Diyos. Sa 9, ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman kundi ayon sa Espiritu sa katunayan na nanatili na sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung wala sa isang tao ang Espiritu ni Kristo, hindi kay Kristo ang taong iyon. Sa 10, ngunit dahil nananahan sa inyo si Kristo, namatay man ng inyong mga katawan dahil sa kasalanan, ang Espiritu naman ninyo ay buhay sapagkat itinuring na kayong matuwid ng Diyos. Sa 11, kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Kristo Hesukristo, siya ay muling bubuhay sa inyo mga katawang na mamamatay sa pamamagitan din ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Amen. Sa 12, mga kapatid, hindi na tayo alipin ng likas na hilig ng laman, kaya hindi na tayo dapat mamuhay ayon sa katawang makalaman. Sa 13, sapagkat mamamatay kayo kung mamumuhay kayo sa katawang makalaman, ngunit pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Sa 14, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sa 15, sapagkat hindi ibinigay sa inyo ng Diyos ang Espiritu upang gawing mga aliping namumuhay sa takot. Sa halip, ibinigay sa inyo ng Espiritu upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya nakakatawag tayo sa Kanya ng Ama, Ama ko. Sa 16, ang Espiritu ang nagpapatotoo kasamang ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Sa 17, at yaman mga anak, tayo mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo sapagkat kung tayo kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. Purihin ang Diyos sa kanya pong salita na nabasa. Tagalog po yun at alam ko na naintindihan po natin at na kuha po natin ang mga narinig po natin. At isa-isayin po natin ang tungkol po dito sa ating pong paksa ngayon. Na dito po sa verse 1, sabi niya, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ. Sabi po dito, and who walk not after the flesh, but after the Spirit. So, dito po maliwanag po na there is therefore now no condemnation. Wala na pong condemnation, wala na pong kahatulan sa mga tao daw na lumalakad ayon sa Espiritu at hindi sa laman. At dito po natin makikita mayroon pong dalawa na dapat po natin sundin. Ang laman o yung Espiritu. Kaya yung mga lumalakad sa espiritual na buhay, wala na daw silang condemnation. Wala na silang kahatulan. Hindi na sila hahatulan ng Diyos. Dahil sila ay lumalakad ayon sa Espiritu. Ito po yung verse 2. For the law of the Spirit, ito po yung for the law of the Spirit of life in Christ Jesus hath made me free from the law of sin and death. So, mayroon pong law of the Spirit of life na nakay Kristo. So, yung law, yung
Aluna na kay Kristo, siya po ang nagbigay sa atin ng kalayaan sa kasalanan. Pinalaya po tayo sa kasalanan. Ano po yung law of spirit? That is the law of the spirit of the Holy Spirit. Yung pong banal na espiritu na siya pong nananahan sa atin, siya po ang nagbibigay sa atin ng kalakasan, ng bagay-bagay para po maiwasan natin magkasala. Marami pong mga bagay na gusto ng banal na espiritu. Kung basahin po natin sa Galatians chapter 5:22 na yung pong the fruit of the Holy Spirit ay 9. Ito po yung ginagawa ng banal na espiritu. At yung law of sin is death. Yung pong law of sin ay kamatayan. At dito po basahin po natin ano po yung sinasabi ni Apostol Pablo na ina-experience po ni Apostol Pablo na delivered siya from the sin and the law. Number one po, he had no condemnation. Basahin po natin sa verse 1. Nandun po yung sa verse 1 na wala nang condemnation. Sa verse 2, he was free from the law of sin. Pinalaya po siya sa kasalanan. At sa verse 2 rin ay pinalaya sa walang hanggang kamatayan. So dalawa po ang pinalaya sa kasalanan at pinalaya sa eternal death, yung habang buhay na kamatayan. Yung kasalanan, yung pong number 4, sin condemned in his place. Kaya nga, yung kasalanan ay siya po ang nagko-condemn sa ating laman. Na ang ating pong Panginoon, bagamat siya ay banal, walang kasalanan, pumunta rito sa lupa, na para i-condemn ang flesh ng sin. At siya po ang nag-conquer sa kasalanan. Number 5 po, he fulfilled righteousness. Yung pong spirit of life, ay he fulfilled the righteousness of God. Number 6 po, he had life and peace. Verse 6, dito po sa Romans chapter 8, verse 6, he was the spirit-filled. Na-filled po siya ng banal na espiritu. Number 8, his body was dead to sin. In verse 10, his flesh was crucified with verse 12 and 13. He was walking in the spirit and not after the flesh. So ito po ay basahin po natin sa verse 2. Nasabi po dito sa verse 2, for the law of the spirit of life in Christ Jesus had made me free. So from the law of sin and death. So yun po, pinalaya po tayo ng law of sin. Sa law of the spirit. Meron pong laws na 8 laws in the Romans. Meron pong sa book of Romans, meron pong nakasulat dito na mga laws na 8. Laws of Moses, the law of nature, the law of faith, the law of mind, the law of sin, law of righteousness, law of God, the law of the spirit of life. Yun po, yung mga nakasulat po dito sa Book of Romans. Basta, nandyan po yung mga verse. The law of Moses is in chapter 2, verse 12. Law of nature, chapter 2, verse 14. So, ito po ay mababasa po natin dito sa Book of Romans. So, mayroon pong 8 laws dito na ito po yung ng Panginoong Hesus Kristo. Pinalaya po tayo dito. Okay. So, verse 3. For what the law could not do, in that it was weak through the flesh, God sending His own Son in the likeness of sinful flesh, and for sin condemned sin in the flesh. Sa Tagalog, basahin mo nga sa Tagalog, sa ano? Ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan, dahil sa likas na kahinaan ng tao, Isinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan, upang pawiin ang kasalanan. Sa gayon, hinatulan na niya ang kasalanang umaalipin sa tao. Tignan po ba, hinatulan na niya. Pumunta rito ang anak para i-condemn ang sin. God sending His own Son in the likeness of sinful flesh. Nakagaya po natin na makasalanan sa laman at sa ang kasalanan na-condemn sa kanyang flesh. So siya mismo ang nag-condemn ng ating pong Panginoon, siya na walang kasalanan. He came to the earth with a flesh, sinful flesh, and He condemned sin. He kinondem po niya. Bakit niya kinondem? He kinonker niya ang sin
sa katawan niyang makasalanan na hindi siya nagkasala. Ginawa niya yung kabutihan, ginawa niya yung kabanalan, at yung sinful flesh ay tinalo po niya. At ito po ay makikita po natin na 15 things law could not do. Ano po yung sinasabi doon na hindi magagawa ang law? Kahit na gawin mo yung law, hindi mo magagawa yung law. Because nobody can perfect the law. So, 15 things law could not do. Nasabi po dito, basahin po natin, for what the law could not do, in verse 3, in that it was weak through the flesh. Ito po yung hindi magawa ng law. Ito po yung hindi magawa. 15 things could not do to justify. Hindi po tayo ma-justify ng law. Hindi po niya tayong gawing ma-justify ang law sa Acts 13:38. Kaya itong ating mga kasalanan ay sa ating pagsunod sa law, hindi po tayo mapawalang sala. So ito yung sinasabi na hindi magawa ng law. Free from sin and death. Hindi po niya tayong magawang liberhan o yung freedom natin po ng sin at ang kamatayan. Kahit sundin po natin yung law, hindi po niya tayo hindi magawang i-justify o hindi natin ma-free ang condemnation from sin. Verse 4, redeem. Hindi niya tayo ma-redeem, hindi niya tayo mapanumbalik sa ating Diyos. So yung ginawa ng ating pong Panginoon ang siyang nagpanumbalik po sa atin. Number 5, hindi po niya na tayo mabigyan ng inheritance. He cannot give us the inheritance in the kingdom of God. In Romans chapter 4 verse 13 and 14. So yung lamang pong ginawa ng ating pong Panginoon, yung po ang nakapagbigay sa atin. We are the co-inheritance. We have the inheritance of God through His Son Jesus Christ. Kasama natin ang ating pong Panginoon. Number 6, bring righteousness. Yung pong hindi niya tayo sa righteous, yung katotohanan o sa yung righteousness na sinasabi yung sa Tagalog po ay ano yung Tagalog yung righteousness? Yung katwiran. Number 7, impart Holy Spirit. Yung law ay hindi po tayo ma-impart ng Holy Spirit. The law could not baptize at yung banal na espiritu, hindi po tayo mapasukan ng banal na espiritu kung tayo po ay nasa law, because the Holy Spirit come to a man when Jesus Christ offered himself. Sabi niya, receive you the Holy Spirit. Sabi po ng Panginoon, sa aking pag-alis, hintayin niyo ang banal na espiritu, sabi niya sa mga disciple niya doon sa Book of Acts. At dumating nga ang banal na espiritu at tumanggap sila ng banal na espiritu. Ito ay nangyari dito po sa kapanahunan ng ating pong Panginoon na apart from the law. So number 8, perform miracles. Tignan po ninyo ang ating pong Panginoon, he performed many miracles. Even the apostles, they performs many miracles. Because the apostles are not living in the law, they are living by faith, through the grace of God, through the teaching of our Lord Jesus Christ. Sabi ng Panginoon, magagawa niyo ang aking magagawa dahil ako'y pupunta na sa Ama. So ito po ay napi-perform daw natin ng miracles in this generation sa Galatians 3:5, nasulat po sa Galatians 3:5. So ang bawat mga himala ay mayroon pong himala kung tayo po ay nandito sa bagong tipan na we are released from the law of sin. So verse 9, free from curse. Wala na po tayong curse, hindi na po tayo curse. Wala na yung curse sa atin. If the Jesus Christ received, you receive Jesus Christ, you are released from the curse of the law. Dito po sa Galatians 3:10 to 14. So 10, impart faith. Yung pong lumalago po ang ating pananampalataya sa Galatians 3:12 because of the law of the Spirit. Kaya nga po napaka-importante po malaman po natin yung law of the Spirit, which is the law of the Holy Spirit. Yung po yung teaching o revelation o ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Impart grace. Impart yung grace. Wala pong grace doon sa Old Testament, dahil dito po sa New Testament ay grace
through our Lord Jesus Christ. We are saved through grace, through faith. You are saved by grace through faith. Sabi po doon, at make perfect. Tayo po ay ginawang perfect doon sa Hebrews 7:19. Ang ating pong Panginoon, siya ang pumunta rito na tayo na hindi perfect, ay siya mismo ay pumunta rito na mang perfect yung law, pinerfect po niya yung law, at siya po yung ating pong perfect na gumawa sa atin. Siya po kaya kaya si Lord, sabi niya, the righteousness is within you. Dahil ang Panginoon, siya po ang righteousness, siya po ang perfect. Kaya kapag nasa iyo ang Panginoon, nasa iyo yung perfect na espiritu na gagawin, magagawa niya sa iyo yung katwiran. Number 7:13, control sin in man. Siya po yung nagko-control. Yung lupo, hindi po makontrol ang kasalanan sa tao. Kaya kahit na nga gawin mo yung law, ay hindi po pa rin makontrol ang kasalanan. Bakit po? Yun po yung hindi nagagawa ng law. Kahit i-perfect mo, hindi kanya kayang kontrolin. 14, keep man from sin. Lagi kang nagkakasala. Bakit po? Yung if you always keep the law, may possibility lagi na you are keep from sinning, that because that cannot do the law. Yun po yung bagay na hindi nagagawa ng law. Yun po yung 15, enable a man to obey, Hebrews 7:18. So ito po yung verse 3 ng chapter 8 ng Romans, na what the law could not do. Ito po yung mga bagay na 15 things law could not do. Kaya nga po, basahin po natin ito mga verse na ito bilang patunay na ang aking itinuturo ay kayo na po ang bahalang umintindi kung lahat ng itong sinasabi ko na nasa Biblia ay totoo. Dahil sabi ng salita ng Diyos na ang kanyang salita ay lahat ay totoo. So, verse 4, that the righteousness of the law might be fulfilled in us who walk not after the flesh but after the spirit. So nakita po ninyo, yung the righteousness daw ng law, yung katwiran ng law, ma-fulfill sa atin. At na-fulfill na nga. Na-fulfill because Jesus Christ fulfilled this righteousness. Because God gave the righteousness us through His Son Jesus Christ. This is after the flesh. Sabi po dito, kung ikaw ay lalakad sa Espiritu na hindi sa laman, you are released from the curse of the law, and the righteousness of God is fulfilled in us. Ma-fulfilled po ang righteousness ng Diyos sa atin. Verse 5, for thee that are after the flesh. Ito na po yung mga nananahan o gumagawa lagi sa laman. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh. Sila daw na gumagawa o sumusunod sa ayon sa laman, do mind ang kanilang mga isipin, ang kanilang mga balakin, ang kanilang mga puso, that do mind the things of the flesh, yung makalaman ang kanilang nasa isip. But they that are the spirit, the things of the spirit. Ito naman po yung mga nasa espiritual na mga tao. But they that are after the spirit, the things of the spirit. So, the things of the spirit ang kanilang nasa puso, nasa kanilang mind. Kaya dalawa po lamang ito. Do the mind of things of the flesh and do the things of the spirit. So, nasaan po tayo dito? Okay. Verse 6. For to be carnally minded, ito na po yung carnally minded. Pag tayo daw po, o ikaw, kaibigan, lahat po tayo ay carnally minded, is death, sabi po ng verse 6. For to be, ito po yung for to be, hindi ko sinasabi na, ito ay to be, carnally minded is death. Kaya huwag po tayo maging carnally minded, dahil ang patutunguhan doon ay kamatayan.
But to be, na naman, but to be spiritually minded is life and peace. Gusto ba natin maging ang minded po natin ay life and peace, buhay at kapayapaan? Maging spiritual minded po tayo. Huwag po tayo yung makalaman na mga isipin. Ilayo po natin yung ating isipin na makalaman dahil po ay naglilid po sa kamatayan. Doon po sa spiritual minded is life and peace. Ang kapayapaan, buhay ang idinudulot po kapag tayo po ay mga taong spiritual, hindi makalaman. Amen. Verse 7. Because the carnal mind, sabi po dito, because ito po yung results ng a carnal mind is enmity against God. Magkalaban daw ang carnal minded sa Diyos. Kaya nga kung carnally minded ka, ang Diyos ay against sa atin. Against, magkaaway ang carnally minded sa Diyos. For it is not subject to the law of God. Hindi po nakasubject, hindi po nakatuon sa law of God. Neither indeed can be. Dahil hindi po aayon sa espiritu ng ating Diyos sa mga carnal minded. Hindi po ang Diyos na ang Diyos po natin ay carnally minded. He is spiritual minded ang ating pong Panginoon. Kaya magkalaban, hindi magkasundo. Amen. Verse 8. So then they that are in the flesh cannot please God. So ito po sa kanila. So then they, sabi po dito, so then they, kayo ba yon? Ako ba yon? That they that are in the flesh cannot please God. Hindi daw natin malugod ang Diyos kung tayo po ay carnally minded. Yung pong ating pong isip ay hindi naayon sa spiritual na bagay. Ay tayo po hindi natin ma-please, hindi natin malugod ang Diyos. Nais mo bang malugod ang Diyos, kaibigan? So iwasan natin yung fleshly minded, yung carnally minded, yung puro makalaman na pag-iisip dahil hindi natin ma-please daw ang Diyos. Verse 9, but ye are not in the flesh, hindi na tayo sa laman. Dahil sa mga taong nakipag-isa kay Kristo, isa ng bagong nilalang. Sabi ng 2 Corinthians 5:17, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you, kung yung Espiritu daw ng Diyos ay nananahan sa atin, now, if any man have not the Spirit of Christ, he is not of His. Kung hindi daw nananahan sa atin ang Espiritu ng Diyos, hindi daw niya, hindi niya tayo anak, hindi niya tayo pag-aari. Maliwanag po. Now, if any man have not the Spirit of Christ, na sino naman daw ang tao na wala sa kanya ang Espiritu ni Kristo, hindi sa kanya si Kristo. Maliwanag po na ang salita ng Diyos dito sa verse 9 ng Romans nagpapatunay na yung lamang pinananahanan ng Espiritu ng ating pong Panginoon ay sa Kanya. Kung wala po ang Espiritu ng ating Panginoon sa ating puso, I'm sorry to say na the Bible says na hindi ka sa Kanya. Hindi ka niya pag-aari ng ating pong Panginoon. Verse 10, and if Christ be in you, ito naman, kung si Kristo ay nasa iyo, the body is dead, patay daw. Kung nasa atin, nakita po ninyo, and if, sabi po dito, and if, it is a conditional, hindi po sinabing, if Christ be in you, and if, pwede mong hindi mo pwedeng tanggapin si Kristo sa iyong puso, pwede mong tanggapin. Kaya nga, and if Christ be in you, kung nasa iyo si Kristo, the body is dead. Because of sin. O kung si Kristo ay nasa ating pong puso sa atin, ang kasalanan ay patay. But the Spirit is life because of righteousness. Ay buhay yung Espiritu sa atin, nagbibigay ng katwiran. So patay ang kasalanan kung nasa atin po ang Kristo at ang katwiran ay buhay sa ating pong buhay. Dahil si Kristo ang nabubuhay sa atin. So maliwanag po. And if Christ be in you, yun po ang condition. Ito lamang po ang condition, if Christ. Kaya nga gusto kong ipangaral po sa inyo na ito ay maintindihan po natin na kung sino ang nakay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Verse 11, but if the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead.
na kung itong Espiritu na yung nagpabuhay muli sa ating pong Panginoong Hesukristo mula sa patay, ay the same Spirit na siya ang mag-aano rin sa atin. Sabi niya dito na He that raised up Christ from the dead, yung Espiritu na nagbuhay sa Kanya, shall also quicken your mortal body. Yun din ang Espiritu na mag-aano sa atin, yung bubuhay din sa atin o magpapagaling sa atin, sa ating katawan, anuman ang ating sakit. The same Spirit na nasa atin ang magbubuhay at magpapagaling. He will quicken your mortal body, sabi po dito. Ibig sabihin yung quicken, ibig sabihin kaya niyang pagalingin lahat ng iyong mortal bodies by His Spirit na nananahan sa atin. So makapangyarihan po si yung Espiritu ng ating pong Panginoong Hesus. Kaya nga, ayaw Kanyang magkasakit, ayaw Kanyang mamatay na sa sakit. Hallelujah. Verse 12, Therefore, brethren, we are debtors not the flesh, to live after the flesh. Therefore, sabi niya, brethren, we are debtors not of the flesh. Tayo po ay hindi sa flesh na mumuhay, kundi hindi sa laman. Tayo po ay binayaran na ng Panginoon sa lahat ng ating pong mga kasalanan, sa ating pong mga nagawang pagkakamali. 13, For if you live after the flesh, ito po, ito na naman, pansinin po natin yung if, lagi pag-umpisa dito, For if ye live after the flesh, ito po yung condition, you shall die. Mamamatay po tayo kung tayo po ay namumuhay ayon sa laman. Sabi po that you shall die kung tayo po ay after the flesh. Sabi po dito, But if you through the Spirit do mortify the deeds of the body, you shall live. Siya po ang bubuhay sa atin at tayo po ay hindi mamamatay kung tayo po ay ayon sa Espiritu na namumuhay sa ating pong katawan. So, makita po natin, basahin po natin, For if ye, ito po yung condition, hindi ka po pinipilit dito. Hindi ka pinipilit. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. So, ito po sa verse 14, kung sino daw ang led by the Spirit, sila ang mga anak ng Diyos. Tayo ba ay led by the Spirit? Tayo ba ay pinangungunahan ng banal na Espiritu? Ang banal na Espiritu ba ay nangunguna sa atin? Kung ang banal na Espiritu ang siyang nangunguna sa atin, sabi po rito, they are the sons of God. Sila ang mga anak ng Diyos. Sa makatuwid, kung tayo po ay hindi pinangungunahan ng banal na Espiritu, hindi po tayo anak ng Diyos. Ang salita po ng Diyos ang nagsasabi po rito, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya matindi man o masakit man tanggapin, ito po ay totoo. Ano po ang dapat nating gawin? Kinakailangan tayo po ay may led ng Espiritu ng Diyos. Verse 15, For you have not received the spirit of bondage again to fear. Dahil hindi natin daw tinanggap ang Espiritu ng pagkaalipin muli sa pagkatakot. Hindi po, yung pagkatakot ay hindi po ayon sa Diyos, hindi po nagmula sa Diyos, dahil po yung takot ay Espiritu. Na yung Espiritu ng takot ay hindi po natin tinanggap mula sa Kanya. But you have received the spirit of adoption. Yung pong Espiritu ng pagka-adoption, ibig sabihin yung adoption, inadapt po tayo ng Diyos. When we receive His Son, Jesus Christ, as our Lord and Savior, He gave us the spirit of adoption, the spirit of sonship, whereby we cry, Abba, Father. Kaya masabi natin, Ama. Ama natin ang Diyos. Bakit natin masasabi ang Diyos? Dahil yung Espiritu ay tinanggap natin sa ating puso. We receive the spirit of adoption. Kaya nga, kisabi ng Panginoon, we can cry, Abba, Father. Verse 16, malapit na po tayo, dalawang verse na lamang. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. Yung Espiritu daw na tinanggap mo ang siyang magsasabi, na siyang magpapatunay na ikaw ay anak ng Diyos o
o alagad ng Diyos, o ikaw ay mula sa Diyos, dahil yung Espiritu mismo ang magpapatunay sa iyong buhay. Hindi ko na pwedeng sasabihin na ikaw ay anak ng Diyos, hindi sasabihin ng iyong pastor na ikaw ay anak ng Diyos, kundi yung Espiritu mismo na tinanggap mo mula sa Diyos ang magpapatunay, ang magsasabi sa iyo na ikaw ay anak ng Diyos. Nobody can tell you that you are a son of God. Only the Spirit that you receive who will tell you that you are the son or children of God. Amen. Verse 17, and if children, then heirs of God and joint heirs with Christ. So, if so be that we suffer with Him, that we may be also glorified with Him. Ito po yung napaka-importante po na ating pong pag-aralan sa gabi, sa umagang ito, na sa ating pong pagtanggap sa ating pong Panginoon, sa binigyan po tayo ng karapatan na maging anak ng Diyos. And if children, sabi, kung tayo po nga ay anak ng Diyos, tayo po binigyan ng sonship, the spirit of sonship, tayo po ay anak ng Diyos. So, and if children, then heirs, tagapagmana po tayo. Tagapagmana po tayo ng ating amang nasa langit. Dahil sinabi na, we can cry, Abba, Father. Kaya nga, kung Father mo ang Diyos, kung Father mo ang God, then, heirs, tagapagmana. Saan tayo magmamana? Ano ang mamanahin natin sa ating pong amang nasa langit? Heirs of God and joint heirs with Christ. Kasama daw natin si Kristo. Yung joint heirs, yung magkasama. Ibig sabihin yung joint ay hindi po pwedeng mag-ano yung isa na hindi kasama yung isa. Kinakailangan magkasama. Kagaya ng joint account, hindi pwedeng yung isa lang ang makakapag-withdraw, kundi kasama niya yung isa nga ka-joint na. Kaya magka-joint niya na tagapagmana. Sino yung ka-joint natin? Ang Panginoong Hesukristo. If so be that we suffer with Him, na nagsasuffer din tayo na kasama niya. Kaya nga po, kapag tayo po ay inaalipusta sa ating pong ginagawa ayon sa ating pananampalataya, tayo po ay tinutuya, yun po ay nakakasama po natin ang ating pong Panginoon dahil siya po noon ay tinuya, inalipusta. Subalit, sabi niya rito na kasama natin, that we may be also glorified together. Na glorified na po ang Panginoon, kaya makakasama din po natin ang ating po Panginoon na may glorified, kasama natin na tagapagmana. Kaya nga po, blessed are those who hear this message. And my conclusion po ay, the law was powerless to control the flesh. Ang law ay wala pong kapangyarihan na makontrol ang iyong katawan, physical. For sin already had control of it before the law. Before the law, meron na nagkukontrol sa laman. So bago dumating ang law, it was already controlled by sin. Si Adam and Eve before dumating ang law. Sabi po dito, sin would not permit the flesh to obey the law. Hindi po niya makayang tuparin na obey ang law sa kasalanan. God had to undertake man's deliverance from sin so that the flesh could be liberated to fulfill the righteousness that the law demanded, verse 3 and 4. By the walk in Christ in real flesh and yet without sin, He condemned sin in all flesh and made a way whereby no flesh had to continue in sin. So purihin po at kayo po ay pinagpala sa umagang ito. Kung nais po ninyong makarating sa langit at hindi makasama sa condemnation na sinasabi po dito sa chapter 8, there is no now condemnation to them which are in Christ. Kung wala ka pa kay Kristo, kapatid, this is now the time na ikaw ay tumanggap sa Panginoon. Inaanyayahan kita na sa maikling panalangin na mag-pray po tayo at ilid po kita na manalangin sa umagang ito. At ulitin po ninyo ang panalangin ito na isang panalangin na pagtanggap po sa ating pong Panginoon para po hindi po kayo masama doon sa makondem
pagdating ng araw, that we are the sons of God. Sa mga tumanggap lamang daw sa ating pong Panginoon, sila ang binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos at ang the spirit of sonship. So, let us bow down our head. Repeat this prayer after me. Father God, I thank you for this message. I open up my heart. I accept Lord Jesus to come into my heart. Lord, forgive all my sins. Cleanse me from all this unrighteousness from my childhood up to at present. Father God, I surrender my life to you. Use me for your glory and give me the life, eternal life. Write my name in the book of life. And I thank you, Father God, that I am now born in the Spirit. Thank you for the new life. Thank you for the new Spirit. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen and amen. I congratulate you, my friend, and whoever na yung pong sino po ang nakipag-join sa akin na nakipag-aral at nakipag-pray. I thank God na kayo po ay nagkaroon o naisulat ang iyong pangalan sa Aklat ng Buhay. And sa lahat po ng may karamdaman, mayroon pong good news po sa inyo. God is healing you right now. If you believe that Christ can heal you, that Jesus is the healer, ipatong mo ang iyong kamay, kanang kamay sa kung saan ang iyong karamdaman, manalangin po tayo for your healing. Father, I thank you for your goodness and your kindness. Thank you for your stripes, O Lord God, that we are healed. And thank you for your grace, O God. Right now, I command the sickness and pain in their body right now to go now in Jesus' mighty name. I command you sickness and pain out of their body right now in Jesus' mighty name. And I command that body be healed. I release healing and life to that body right now in Jesus' mighty name. Be made whole in Jesus' name. And I thank you, Lord God, and we give you all the praise and thanksgiving in Jesus' name. Amen. God bless you all, mga kapatid, mga kaibigan. Hanggang sa susunod at happy Sunday, blessed Sunday, and pagpalain po kayo ng Panginoon sa araw na ito.